Team Limitless, creating endless possibilities. So negotiable na, open for more, yes, terms of payment. So ngayon, Sir John, gaano naman kaya yung terms of payment? Depende ka ba? Kasi, to be honest, Sir John, napakamura na itong property na ito. Ang dami namin property. Merong sa mga subdivision na lang, newly built nga siya, wala pang, hindi siya fully furnished, pero sa 10M na. 120 square meter din. Sa bagay. Ngayon, Sir John, kung mapansin mo, 2-bedroom to. Maraming, yes, naghahanap ng 3-bedrooms. Yes. Ngayon, may suggestion ako. Bakit yung dun sa ano, pwede yung sa baba, no? Oo, yung may water refilling station. Kung Team Limitless kami, magpe-present kami today sa inyo. Ba't ka natatawa? Sorry. Marami nang nagtatayo ng bahay, pero parang limited lang din. Ilang, yes, houses ba ang pwede, ano rito? Itong Sierra Hills subdivision ay 54 houses lang. So hindi siya ganun ka-grounded. No? Yes. Which is maganda kasi syempre, importante, nasa loob ka ng magandang community. Pero at the same time, hindi naman totally crowded. Yes. Ma-add ko lang, siguro matanong ng mga viewers natin, bakit for sale itong property? Ang ganda, yes, naman. Kasi yung owner po nito ay maedad na po. So may mga properties yung iba. So actually po, itong property na to ay in Airbnb. Hello po sa mga property searchers ng house and lot. So I'm Justin and this is Sir John. Yes. And we are the Team Limitless. So ngayon po, magpe-present kami sa inyo ng house and lot dito sa Subic Zambales. Which is itong subdivision na to, ang pangalan niya po ay Sierra Hills. Sierra Hills. So mag-start po kami ngayon dito sa pool. Itong swimming pool na po ito ay may access po lahat ng mga property owners yes, dito. So itutur namin kayo, isa po to sa magiging amenities. Tama ba ako, Sir John? So bro, para mas maging ano tayo, para mas maging flexible tayo, kasi syempre tinutulungan natin mga clients natin. Ako yung magiging buyer for today. Okay. So yung may mga katanungan na pwede ko itanong sa'yo, sa perspective ng buyer. Okay. Para hindi tayo mahirapan. So question and answer tayo ngayon. So ito po yung pool, kung makapansin nyo, merong pang kids, merong pang adult. At the same time, may mga kubo po dyan at mga shower room po dito. So, tapos tingnan nyo po, mayroong mga grilling may station. May grills, no? So, malapit lang naman to sa mismong property, Sir Justin. Yes, napakalapit. Okay. Tapos, Sir John, tingnan natin yung pinaka-clubhouse niya. Okay. Ito, katabing-katabi lang. So, from here sa swimming pool, may clubhouse. Konting step lang. Dito, pwede kayo mag-gawa. For example, meron kayo occasion. Family gathering, birthday, pwede rin, wedding review. So, sa madaling sabi, kung mapapansin nyo, itong area na to, malapit lang sa mismo property. May pool na, may access ka na sa pool. Meron ka ring event pool, which is, let's say, pag may birthday, madali na lang mag-relax papunta sa pool. So, flexible siya. In a way, ang tanong ko, Sir Class, ito ba ay accessible naman sa buong mag-araw, ganyan? Or kailangan magpapaschedule ka muna? Yes, actually, itong pool access na to, kaya pool access lang siya. Meaning to say, may nagmamanage dito. So, lahat ng mga house and lot owner dito, kailangan. Siyempre, kailangan mo na mag-inform mo sa delay and coordinate. Okay. Pero, siyempre, sa akin, total, itong property yung binabenta namin, napakalapit lang. So, walking distance lang, yes, siya. So, punta na natin. Sige. So, from here, bukod dito sa swimming pool, sa clubhouse dyan, meron din tayong basketball court. Okay. Ayan. So, ano na, medyo luma na siya. Pero, ito. Kasi kung mapansin mo, Sir John, dumaan yung maraming kasing bagyo. So, siyempre, hindi na rin na may maintain. Pero ganun pa man, kung mapapansin mo itong vicinity sa likod, maayos naman eh. Yes. Tsaka yung pool, tsaka yung event hall na may maintain naman. Yun yung napapansin ko kasi madalas naman tayo nandirin to. Siguro itong basketball court lang, no? So ngayon, galing tayo sa pool. Kailalakad lang tayo. So tingnan natin yung bahay na. Ito yung mismong area, no? So Sir John, dito sa property na to, napaka-easy access ng bakit ka mo kung matanong mo sa akin. Ayan lang yung main gate. Sobrang lapit na ng main gate. So from here dito yung property. Okay, so kung mapapansin nyo, yun nga, tama yung sabi ni Sir Jazz. Dyan lang yung mismong event hall, tsaka yung pool area, which is walking distance lang, wala pa atang 30 seconds, nandito na tayo. Tapos matatanaw nyo na yung gate, which is yun nung isa mga gusto ko. So itong Sir Jazz, anong sukat nito? Ang lot area niya, 120 square meter. Pero ang floor area niya ay 90 square meter. May garahe ka na, may two-story house, at the same time, makikita nyo sa loob yung mga appliances na available. May kasama na raw, yes, appliances, oh, which is yun yung maganda. Yes, gusto ko tignan yan.
Pero ito ba? Titled naman to. Yes, titled. Okay. Na-transfer na sa may-ari. Yes, exactly. Okay, updated. Updated. Okay. Okay. So yun, kung mapapansin nyo guys, updated, titled. At the same time, nasabi na ni Sir Justin yung sukat. Ngayon, papasok tayo sa loob. So dyan ito yung garahe natin. Sige nga. Marami naganap na mga bayan. Basta nila, may roof yung parking. Okay. Which is okay. Yun. Check. Check yan. Okay. Ngayon, nag-develop si owner dito ng green bay area. Oo. So karamihan naman ng gusto natin, lalo na pag summer ngayon, ihaw-ihaw. Yes. So pagkasama ng family mo, hindi ka na mahirapan. May space ka rito. Kung nasa labas naman yung kotse niyo, pwede kayong mag-engine. Yes. Okay, sir, dyan dumapansin mo ba? Ano tong area na ito? So, ito, dirty kitchen siya at the same time, pwedeng laundry area, okay. At the same time may tanke din siya. So, dito nakalagay yung mismong water tank. Tapos ito yung parang nagpa-power sa tanke, no? Okay, so may space siya. Pero lock siya, no? Para maayos. So, basically, may kasama ng washing machine. Kasama yan? Kasama siya. Okay, so hindi kasama yan? Mm-hmm. Okay, sige, sige. No problem. Pasok ko tayo, sir, dyan sa loob para okay. Makita. So from here, sa facades ng house and lot, merong parang maliit na spacer dyan. Yes. So, syempre, gusto natin magkaroon ng mini garden. Sino ba naman ang ayaw na yung ganun? So, pwede nyo gamit ng mini garden. At the same time, kung gusto nyo magkaroon ng outdoor, ng mapapagpahing plantita, pwede magsabit dyan ng mga ano. Or, kung gusto nyo magkaroon ng terrace na parang gusto nyo magkaroon ng sofa, yung parang lounge, ano, yung parang ang labas na couch niya. At the same time, pwede rin ito maging receiving area ng mga bisita. Okay. So, pwede nyo lang i-develop siguro tarpaulin. Ah, lagyan ng tarp. Dito. Para kahit maaraw or maulan, hindi naman masyadong na. So, sa space na to, napakaluwag, marami kang pwede magawa. Oo. Parang ano naman siya, maliit na. Ngayon, pasok ka tayo sa bahay. So, sa from here, may screen door. At meron tayong pinaka main door, which is kahoy ito, at nakatibay. So kaya pagpasok niyo sa bahay, makapasok niyo kagad, ito na yung pinaka sala. Okay. So sa sala tayo nawag yung salas, no? Ang sir dyan, ano, kasama itong... Yes, kasama na, no? Kasama ito kayo. So pwede, mukhang bago ito. Yes. Mukhang bago ito. Bago yan. Basta magandaan pa rin ko sir dyan, yung dito. Okay. Yun nga. Tsaka maganda ata yung wifi signal dito, no? Yes. Pati data, nag-try ako na 5G ako eh. Okay. So yun na pa kayo si Axel. Alam naman natin ang Subic, nag-develop na ang Subic eh. Yes. May mga malls na dito. At the same time, itatay malapit ng hospital. At okay. Kung gusto nyo mag-beach, malapit lang. Malapit lang. Malapit lang sa SBM eh. Yes. Malapit sa mga hospital. Tama. Yun ang maganda. Mm-hmm. Siyempre, malapit din sa mga tourist spot. Sa mga essential needs. May tanong ako, ano yung mga kasama dito? Okay. Sa loob ng bahay. Sana hindi tayo kasama. Ito kasama itong sofa. Sama to. Okay. Tapos, itong aircon speed wow, light. Wow, ayan eh. Bago-bago pa yung speed light na to. Bago. Tapos, ito naman yung TV. Okay. Kasama yan. Kasama yan. Ito kasama rin yan. Tapos, ang maganda, hindi ka na magpapakabit ng wifi. Kasi meron na. Meron na. Okay. Pukupin nyo na lang ni buyer. Kasi tapos, ang electric pan. Itong dining. Ito na yung sa kitchen natin. Ayan. So ngayon, nandito tayo ngayon sa kitchen area. Okay. Ang kagandahan lang nito sa pag-gusto ko dito, pero kung... Okay. Kung gusto mo na ano? For example, morning, gusto nag-breakfast ko. Kung gusto mo na fresh air, buksan ako, buksan mo lang, no? Kasi maraming puno, mapansin mo. Yes. So napaka-perfect itong area ito para sa kitchen. At the same time, pwede nyo i-maximize to. Kung gusto mo na din ng mga cabinet dito, sa gilid, o sa alak, nag-i-rente, no? Pero ito kasama rin to, no? Yes, kasama rin siya. Okay. Dito sa likod, doon masama rin. Ayan, doon yung nakalagyan natin kanina. For example, sir, magpaprito ka ng isda. Oo, oh, siyempre, ayan ang pangamoy. May guest ka. So ito, yung lid, kasama itong lid. Okay. Kasama ito. Ayos siya na. Tapos tinawag ito. Ito lang hindi na. Yung dirty kitchen niya, ang laki ng space. Kasi ito yung gusto ko sa mga lababa, malalalim. Oo. Kaya pa nagugas ka, di ba? Yung mga malaking kalan, no? So dito, perfect ka mag-ihaw para i-smoke, hindi papasok sa loob. Okay. Kasi ito, may grilling dito sa parking area. Tapos, pag-prito ka ng mga fish, anything na... Dito na lalabas. Kasi hindi siya... Ayong mga muli. Tapos, makita mo dito yung tanke. Okay. So, wala tayong issues as pagdating. For example, walang nawala ng tubig dito sa area, sa subdivision na to. Meron ba yung nakalala? Meron lang nakalala. Yun ang maganda. Tapos ito, meron... Sabi ng owner, kasama din daw po itong table sa labas. Okay. So punta natin yung kitchen talaga. Ah, kitchen. Sige. So kaya, from here, sa access na ito. Ito maganda yung kitchen, no? Ngayon, ang maganda din ito, kasama na ito electric stove, sabi ni owner. So okay. Ngayon, siyempre, kung pwede kayo mag-develop din dito ng exhaust fan, kasi siyempre, yung mga ibang, for example, foreigner, gusto nila kasi na exhaust fan eh.
Tama. So, para okay. Pero pwede yung ano yun, pwede yung ipagawa yun dahil ang advantage, malapit lang siya. Tama. Outdoor. Uh-huh. Sa bagay, hindi na mahirap i- yes. Magkaroon ng pipe. Tapos, so ito, may mga cabinet din sa taas. So which is kahit maliit yung bayan, ay agot. Kasi may mga bahay na sobrang taas. Tapos nandito yung breaker. O, tapos kung may silip yun sa loob, nandito yung breaker. Okay. So ngayon, ito, itong area na to, ano yung mga kasama dyan? Ito kasama nito. Itong high school ka. Ito yung dito kasama. Okay. Itong mouse kasama din. Okay. Ang kagandahan nito. So ang kagandahan, halos ano na. Yes. Marami ng appliances na nakakagandahan. Perfect po sa mga mag-asawa po po na set budget lang, na gusto lang magkaroon agad ng property na may appliances. Yes. Gusto ko makita yung CR. Ayan, sir, ang kagandahan nito sa kitchen, may katabi siyang CR. Ah, yun nga. Yun ang gusto ko sa bayong bahay ko din. Ah, so, super. Gusto ko, sa kitchen, may katabi siya. Mm-hmm. So, tingnan niyo po yung kagandahan ng CR. Maayos. Ang maganda dito, separate yung shower room saka sa toilet. Okay. Okay, so for example, may niligo, pwede mag-sigar. Oh. Yan naman yung kagandahan dyan. Diba, mag-boyfriend, girlfriend? Oo. Oh. Kaya may hindi na kayo. Okay, so ito, punta na tayo sa second floor. Taas, no? Tingnan natin yung mga rooms. Tara. Okay. Ito, gusto ko sa stair na ito, sir. Ang luwag. Tingnan mo, tabi tayong dalawa. Oh, yun nga. Diba? Bukan magsabal tayong dalawa. Kaya. Kasi may mga subdivision na iba. Nag-iit, no? Sobrang gilid. Ay, yun nga. Ay, yun nga. Tapos, siyempre, ito yung sigara niya. Okay, buksan natin. So, same lang din dun sa particular lang. Separate din yung shower room sa toilet. Hindi naman basta yung separate, kung magamay na siya division. Meron siya. O, yun yung mga gusto ko din. Ngayon, ito din sinasabi ko na meron kayong nature scenery dito kasi may mga puno. So, which is good standpoint siya. Itong hallway, sa right side natin. At ito, pwede nyo maging maid's room kung sakaling couple lang po kayo or kung meron kayong child yes. O anak. Pwede rin dito. Guest, guest room, pwede. Kasama rin itong aircon. No? Tapos ito, tinan mo. Dito mo naman yung swimming pool. The same time, yung amenity natin event room. Ayan. Tapos yung lang siya. No? Again, kung gusto mo ng fresh air, buksan mo lang to dahil may mounting dito sa mga puno. Okay. Okay, punta na tayo sa master bedroom. Ay, kasama pala ito. Kasama rin ito, no? Lahat naman itong nasa taas. Okay, may mga complete set na pala rito ng mga... Pa extra bed, extra pillows. Ito, ganda sa rin. Napaka-simple, pero parang napaka-pushy na. Tama. So, dito tayo sa master bedroom. Yan. So, kagandaan niyo, sir, dyan. Ito, pwede mo i-upgrade ng king size. Okay. Kasi, kita mo, may space pa sa... Yeah, okay. So... Tapos ito ang gusto kong makita, bro. Ayan. Ito lahat kasama rin dito, no? Yes, kasama yan. Ito po, may extra bed. May aircon din, tapos extra bed. Ito yung cabinet niya. Okay, may built-in ba to? Oo. At the same time, may mirror na niya. May mirror na siya. Tapos ito, for example, si ma'am, magkakaroon ng mga makeup. So, lagyan niya lang ito ng mga lighting dito, pang celebrity na yan. Okay. So, pwede ka mag-makeup. Sige. Gusto kong makita to, itong spot dito. Veranda. Yan naman, sir, dyan. Ginawa talaga yan dito para magkaroon ng terrace dito sa second floor. Okay. Siyempre, may mga kamag-anak tayong elder na hindi kaya ng papakakit panaog kasi second floor to. So, kung gusto lang lumanghap habang kuminom ng kape, walang ikinig ng music, ayan. Bale. Ayun may game view mo. Tsaka ano tahimik dito? Okay, Sir John, alam naman natin marami naghahanap ng buyer na house and lot. Yes. Gusto na 3 bedrooms. Tama. So may suggestion ako, yung water pump dun sa baba, yung tanke. Yun yung pwedeng pwede, oo. Kasi ako sir, experience ko, taga Subic, ako hindi naman masamasa ng ako ng tubig dito eh. At the same time, hindi mo na kailangan ng dirty kitchen kasi may grilling ka naman sa parking. Okay. Diba? So, sabagay. Suggestion lang naman yun. Kasi para maximize, no? At the same time, meron kayong elder, si Lola, si Lolo, hindi naman kayong makiyak. So dito, pwede mo siya lagay ng space. Tapos, yung sublang kung yung mga bagay-bagay, no? So, nasa inyo naman, nasa buyer naman yung gusto niya, suggestion gusto lang niya. Naman. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, habang pupunta sa main gate, pag-usapan natin yung price ni owner. So, ito bro, ito yung pinaka-important question. Kasi ito yung nalibot na natin yung house. Yes. Pero, magkano ba ito? Okay. Ang price ni owner dito ay 5M. Okay. So, yung price niya, negotiable pa ba ito? Depende. Pwede naman namin tulungan ng buyer kay owner okay. Na mag-negotiate pa. As parang as cash payment sila. Tsaka at the same time, parang nakita ko, nagpakita talaga ng interest kasi makikita ko naman,
yung owner, madali naman kausap eh. Yes, kasi na-meet ko na eh. Owner, so as long as seryoso yung client, sa tingin ko may i-work out naman. No? A good thing pa, open pa siya for terms of payment. Ayun na, mas maganda. Ayun na maganda. So negotiable na, open pa for yes, terms of payment. So ngayon, Sir John, gano'n naman kaya yung terms of payment? Depende naman ka kasi, to be honest, Sir John, napakamura na itong property na ito. Yun ang dami eh. Namin yung property. Merong sa mga subdivision na lang, newly built nga siya, wala pang hindi siya fully furnished, pero sa 10M na. 120 square meter sa bagay. Tsaka kung papapansin mo rito sa Subic, yung development dire-diretso. So yung pagtaas ng property, dire-diretso rin. Yes. So ito na yung mismong gate. Yes, ang maganda ka, sir. Doon tayo galing. So ito yung main gate. Secure 24/7 security guard ang main ang pantay dito. Hindi na kayo hassle na pupunta pa sa looban kasi kayo property ng force nila malapit. Yan, malapit lang. At tapos ito na yung highway. Highway na to. Yes. Yun ang kagandahan, no? Tapos kung mapapansin mo rito, napakarami ng magaganda yes, dito ngayon naman. Tsaka ang nagustuhan ko dito, sir, dyan, napakatahimik. Ayun yun. Yun ang gusto ko dito. Kasi at the same time, ito malayo to sa mga pinaka main road na yung para sa city life. Ingay lang sa sakit yan. So, siyempre, gusto kung magkakaroon ka ng retirement ko, gusto mo naman yung may peace of katahimikan. May peace of mind ka. At the same time, yung property na house and lot, ang lapit lang sa pool. Yes, correct. So, hindi ka na magkakaroon ng problema kung sakaling marami kang gamit. Tsaka, siyempre, gusto lang mo yung community na maayos. Yes. Which is, nakikita ko naman, eto nga, tignan mo, kakagawa lang ng bahay. Yes. So, yun nga bro, napapansin ko rito, marami nang nagtatayo ng bahay pero parang limited lang din. Ilang yes, houses ba ang ano rito? Itong Sierra Hills subdivision ay 54 houses lang. So hindi siya ganun ka-granted. No? Yes. Which is maganda kasi syempre, importante nasa loob ka ng magandang community. Pero at the same time, hindi naman totally crowded. Yes. No? So, Jan, may katanungan pa ba tayo bago so tayo mag-end? Wala na, nasagot mo na yung price. Okay. Nasagot mo na yung info tsaka yung mga importanteng kasama sa property. Tapos nasagot mo na yung mga included na tulad ng access sa pool. Okay. Tapos yung terms saka price mo, negotiable ba? Yung everything na importanteng tanong ko. So yun lang so far. Maraming salamat bro. At least nakita ng mga clients natin na yung nalibot nila yung area, nalibot nila yung labas saka loob ng property. So sa akin, para sa akin, siguro may mga katanungan na lang yung clients. I-add na lang tayo o mag-add na lang, mag-comment na lang sila sa video natin. Pero so far, ako, natanong ko na yung mga importante yung bagay. Ma-add ko lang, siguro matanong ng mga viewers natin, bakit for sale itong property and then lalaman? Kasi yung owner po nito ay may edad na po. So may mga properties yung iba. So actually po, itong property na to ay in Airbnb. Yes, pang-investment din niya lang in, din. The owner. Pero syempre siya po, nag-design na rin po siya na ibenta na kasi may edad na siya eh. So ngayon, kung sinong sa inyo gusto magbakasyon sa Subic, pwede namin i-rentan. Kontakin nyo lang yes, kami ni Sir John. Ilalagay ko po dyan sa description yung number namin. Kung gusto nyo mag-rent ng weekly, monthly, or... Ay, hindi lang kagandaan. Let's say gusto nila itong pilihin. Try rin nyo lang tumira dito ng, at least magkaroon silang basic idea kung ano ba yung feeling or gusto ba nila yung mismong area. For example, kung sila magkaroon investment, then bakit di kayo bumili ng property na may income generating? At the same time, kahit sa pambansa kayo, parent ito ng within 1 year, 6 months, 3 months, nagkakaroon po kayo ng income generating. At the same time, pwede rin po namin kayo pakilala dun sa pinakapamangkin, si Calvin. Siya kasi yung nagmamalisin dito. So, siya yung pinaka-trusted na ni owner. So, wala po tayong magiging problema kasi taga-Subic ang din po siya. So, ang maganda po dito pag summer, alam naman natin Subic, sikat ang Subic pag summer. Ang Subic, isa sa nagtatap yan sa tourist destination yes, pag summer. Kasi malapit lang sa Manila eh. Sa ibang lugar. Tapos may mga bypass road na rin ginagawa dito. So, ibablog natin yan. Yes. Para nalaman. So, yun lamang. Maraming salamat sa pagpunood. Don't forget to subscribe and like hit the like button. At i-share nyo rin po sa mga gusto nyo pong makapag-invest dito ng relatives nyo or kaibigan nyo. So, yun lamang. Maraming salamat po. Thank you. And once again, we are Team Limitless from Dreams Idea. Yes. Bye-bye. For more listing updates, please follow and subscribe to our channel. Thank you.